Nakakatakot, nakakabahala. Kahit sino sa atin, yan ang reaksyon sa mga kwento ng demonic attacks. At sino nga ba naman ang hindi matatakot sa ganito? Halos hindi mo na makilala ang tao. At para bang ang kaharap mo ay ang mismong demonyo. Ang kasamaan laging ginagawa, takutin tayo, magbulaan sa atin, pero ang pakay pa rin, talikuran natin ang Diyos. Sa harap ng matinding takot, maaari tayong masaklot sa pangamba na baka inabandona na tayo ng Diyos. Baka wala na tayong kakampi. Baka wala na tayong pag-asa. Tuwan-tuwa ang kalaban, ang demonyo, kapag nakita niya na tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Yun ay patunay para sa kanya na ang kanyang kamandag ay atin ang pinaniwalaan. Kapag nag-despair kasi, parang naniwala na tayo na mas malakas ang puwersa ng demonyo kaysa sa biyaya ng Diyos. Kakambal ng kawalan ng pag-asa, ang kawalan ng pananampalataya. At ito ang mga susi upang makapasok ang demonyo sa ating buhay. Ang una-una kong sasabihin ay gumawa ng napakaraming hakbang upang madiligan lagi ang pag-asa. Kahit paulit-ulitin lamang na maniwala, the renewal of faith, that God is stronger than the devil, that God has triumphed over the devil in Jesus, that God has poured into our hearts and on the whole world, the Holy Spirit, stronger than the devil. To affirm that belief is already a sign of progress, and the devil will already tremble when we profess our faith. Maraming paraan upang madiligan ang pag-asa at maprotektahan ang ating sarili laban sa demonyo. Unang-una na ang pagdarasal. When you pray, always pray from your heart. Kasi minsan, yung mga sinaulong panalangin, we use it like a magical chant, yung incantation. Na pag sinabi mo to, it will bring about this effect. Pero hindi eh. Yung panalangin na yun, dapat yun, isinasa puso mo. It is heart speaking to heart. Maaari tayong gumamit ng mga espesyal na panalangin para paalisin ang masamang espiritu. Ito ang tinatawag na deliverance prayers. All Christians, hindi lamang mga exorcist o pare, because we have been given that authority by the Lord, no? To expel spirits. Of course, pag laiko ka or pari ka na hindi ka exorcist, you can use deliverance prayers. Pero pag exorcist ka, you use exorcism prayers. Kaakibat ng pagdarasal ay ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa mga sakramento. Frequent the sacraments. Think holy thoughts. Dwell on the Word of God. Yan ang mga sandata. That's why if the person lives out talaga yung kanyang buhay Kristiyano and makes use of the sacraments properly, hindi lang nagsisimba tapos yung kanyang puso at pag-iisip ay malayo, very minimal lang yung magiging effect that will keep the devil away or that will kick out the devil. Ipinapaalala rin ni Bishop Tagle na kasabay sa pangangalaga ng espiritual na aspeto ng ating buhay, dapat ding pagtuunan ng kalusugan ng ating katawan at isipan. Minsan kasi, kapag mahina ang naturalesa ng isang tao, yung kanyang emotional, psychological state, parang andali ring ma-attack ng demonyo. Kaya, proper nutrition, yung magandang samahan, yung taking care of the body, yung health, education, bahagi yan ng pagpoprotekta ng isang wholesome personality. Mahalaga rin daw na alagaan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Strengthen the family, strengthen the community, especially in prayer, in love. Huwag natin hahayaan ang demonyo na magkaroon pa
ng maraming pintuan at bintana na mapapasok. Seal them. Seal those cracks with good intentions, with prayer. At para lubusang maprotektahan ang sarili, dapat din tayong umiwas sa mga gawaing mag-aanyaya na masasamang presensya sa ating buhay. Huwag tutuksuhin ng Diyos. Huwag yung subukan ko nga ang Diyos. No? Subukan ko nga itong mga Satanism. Subukan ko kaya itong mga ganitong mga experiment. Subok lang naman. Yung iba kasi sa unang subok, kinuha na. No? So huwag nang makipagsapalaran sa isang bagay na baka naman hindi nating kayang kumawala. We practice so much yung divination, fortune telling, no? Astrology, feng shui. Papadugo tayo, nagtatabi-tabi po tayo, mga ganyan, mga incantations in order to appease the spirits.